Na sa mall ang iyong parents, may lumapit at sinabing ang anak niyo ay cheater. How did you react? How did your parents react? Isa sa mga dahilan kung bakit binasag ang katotohanan ni Richie Rivero na lumabas sa media para iiri ang kanyang side sa pamamagitan ng one-on-one interview kay Boy Abunda dahil nasasaktan di umano ang basketbolista para sa kanyang mga magulang na nadadamay sa hiwalayan sa pagitan ng kanyang dating GF na si Andrea Brillantes dahil may lumapit di umano sa kanyang mga magulang sa loob ng mall at sinabihan pa naman na cheater umano ang kanilang anak. Kaya lumabas sa katahimikan si Richie para ipagtanggol ang kanyang mga magulang na wala namang kinalaman sa hiwalayan ng kanyang dating girlfriend. Ako, hindi na nila nakwento buo sa akin, pero ang nai-imagine ko, yung practice namin na hindi sila magagalit, titingin sila siguro, diba? Tapos tatalikod, diba? Pero alam ko masakit para sa kanila kasi Tito Boy, sobrang naging strict sila sa amin eh. And dun nga yung para sa akin, sobrang proud ako kasi alam ko tinuruan nila kami, pinalaki nila kami na marunong makisama sa tao ng maayos, and alam kong kailan dapat akuin yung pagkakamali at itama yung dapat. Ang dahilan pala ng kanilang paghihiwalay ay ang kumakalat sa social media na isang babaeng nakatawil sa loob mismo ng condo unit ni Rivero. At si Andrea pa mismo ang nakabidyo dagdag ni Rivero na hindi kanya ang babaeng yung naabutan ni Andrea ng madaling araw. Sa kaibigan umano ni Rivero ang babaeng yon at hindi alam ni Richie na magdadala ng babae ang kanyang katrupa sa loob ng kanyang condo unit. At kanya namang in-explain umano ito ni Andrea at hindi umano sila nag-aaway. Nauunawa naman raw sa kanyang GF, subalit ito pala ang dahilan ng sobrang pagsisilos ni Andrea na humantong sa masakit na breakup. Maraming mga pasabog at isiniwalat ng mga sikreto at baho ang pinakawala ni Rivero noon sa talk show ni Boy Abunda. Walang cheating umanong nangyayari at wala ring third party involved ang kanilang paghihiwalay. Subalit noong tinatanong siya ni Abunda kung naglilibin ba silang dalawa, inamin mismo ni Rivero na from time to time raw naglilibin sila, minsan sa kanya tumira at minsan umuwi si Andrea sa kanilang bahay dahil yun yung gusto umano ni Rivero para makapag-focus man silang dalawa sa kanilang karir dahil ayaw ni Richie na maagang mag-asawa. Sa ganong paraan, matututukan pa rin umano nila ang goal sa bawat isa. Richie, did you live together? Nag-live-in ba kayo ni Andrea Brillantes? Siguro Tito Boy, from time to time we do, pero ang gusto kasi ni Tita is for her to go home din. And yun din naman yung sinasabi ko, na ayoko rin na at this early age, di ba? Gusto ko mag-focus ka din dun sa industry mo, sa work mo, sa goals mo. Ako, kailangan ko rin mag-focus din sa akin. Pero there are times na we do sleep together. Nag-fireback ang aktres sa mga isiniwalat ng mga sikreto at baho nilang dalawa ni Richie. Ayon kay Andrea, hubot-hubad umuno ang babae na kanyang naabutan at may video umuno ang aktres o call dito. At na-trigger siguro si Andrea noong inamin ng kanyang ex-boyfriend na nag-live-in pala silang dalawa. At siguro sa tingin ni Andrea na kapag nalaman ng mga tao ang kanilang sikreto, malamang masisira ang kanyang showbiz career dahil sa isyong live-in. Kaya naman hindi rin nakapagpigil ang aktres na rumisbak sa kanyang post na hindi umano nagpa-laundry ang basketbolista sa loob ng isang taon. Kaya lang may kondisyon si aktres na hindi nakakaamoy ng mabaho, kaya lusot pa rin si Richie. Andrea does not smell in the same way. Hindi, totoo ba to? Wala pong pangamoy at all. Wala kang naaamoy ngayon? Wala po. As in, pwede pa ako ututan sa mukha. At hindi pa dito natatapos ang mga patutsada ni Andrea laban kay Richie na ayon naman sa mga netizens, palamunin di umano ang kanyang ex-BF dahil noong ikinwento ni Vice noong time na nagka-collab ang kapwa-artista, na sa panahon umano ni Vice na kapag naghihiwalay lalo't hindi maganda ang breakup, nagsasaulian ng mga gaps. Kaya natanong ni Vice kung nagsasauli ba siya ng mga regalo. Sagot naman ni Andrea na kapag kinuha umano niya ang mga bigay sa kanyang ex-BF, talagang malimas umano ang mga gamit nito sa loob ng condo unit.